Kyrie Irving, balak yatang bawian ang team ng Boston Celtics matapos nga nang ginawa nilang sweep sa kanila last playoffs sa first round pa lamang. Sabi na ito ni Kyrie Irving, "We got 4-0'd. We need that humbling experience." Dagdag niya pa nga sa kanyang payag na we're going to see them again. Makikita nga daw nila muli ang team ng Boston Celtics for sure. Yan mga idol siguro pagpapatungkol niya sa next year's playoffs. Mukha ngang very confident itong si Kyrie Irving na ang kanyang team na Brooklyn Nets ay babalik nga sa playoffs next year. Kahit nga mga idol, maraming trade rumors na surrounding ang team na ito at maraming ngang relasyon na hindi maayos. Pero ngayon nga'y abangan na lang natin. Tingnan natin kung mabibigyan ba ng pagkakataon itong si Kyrie Irving na bumawi nga sa anyang former team na Boston Celtics sa next year's playoffs. At ngayon nga'y pag-usapan naman natin ang pataas nga na presyo ng team ng San Antonio Spurs sa kanilang big man na si Jakob Poeltl. Well, nangingilang naman sila ng dalawang first round pick para nga dito sa kanilang big men. Matapos nga yan ng kanyang breakout season last year. Nag-average nga siya ng 13.5 points per game, 9.3 rebounds and 2.8 assists per game sa 61% na field goal percentage, which is maganda nga yan para sa isang big man. Nung pinalaro nga siya ng mas madaming minuto, binigyan nga siya ng mas malaking role sa team ng Spurs ay lumabas nga talaga ang kanyang tunay na galing. Kaya naman mataas ang presyo ng San Antonio Spurs dito nga kay Jakob Poeltl. Pero para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang update dito sa team ng Miami Heat. Sabi kasi ng isang NBA executive na meron nga daw sikreto na mas magaling nga daw talaga ang team ng Miami Heat kapag si Gabe Vincent ang point guard nila kaysa nga kay Kyle Lowry. Kaya naman nag-umpisa na din ang ilang mga trade rumors patungkol nga dito sa point guard na si Lowry dahil nga daw hindi ata masaya ang team ng Miami Heat sa kanyang nga ginagawa, sa kanyang performance. Isa nga mga idol sa trade proposal dyan ay sa team ng Los Angeles Lakers kung saan marireceive niya ng Miami Heat itong si Russell Westbrook at ang 2027 first round pick ng LA at ito namang Lakers ay marireceive si Kyle Lowry, Duncan Robinson at Caleb Martin. Well, for sure ang team ng Lakers ay matutuwa nga sa trade proposal na ito dahil panalong panalo sila dito. Kay Lowry na kaya ngang maglaro kasama si LeBron James at si Anthony Davis, magaling na off-ball player. Tapos makakakuha pa sila ng shooter na si Duncan Robinson at mala Patrick Beverly na player na si Caleb Martin na talaga namang hassle sa depensa. Kaso nga ang problema dito ay ang team ng Miami Heat ba ay papayag sa trade na ito? Marami nga silang asset, marami silang role player na very solid contributor sa kanilang team ay papalit nga para lamang kay Westbrook. Mag-fit ba itong si Westbrook, si Jimmy Butler, pati na rin si Bam Adebayo? Yan nga ang malaking tanong dyan sa trade na ito. Pero ayon nga mismo sa mga Heat fans na ayaw nga daw nilang trade na ito dahil luging-lugi sila.